ang sinangag. Ihain ang pritong itlog at tinapa. Sigupin na ang mainit na kape. Kumpleto na ang inyong araw. Dahil narito na ang Tata Guapo Balita sa Umaga. Tata Guapo Balita sa Umaga. Tata Guapo Balita sa Umaga. Araw ng Biyernes, mga kaibigan, makulimlim. July 9, 2021. Isang mapagpalayang araw po, o mapagpalang araw ng Friday. Salamat Panginoon, Biyernes na naman. At syempre, very light lang ang ating palatuntunan dito po sa Aksyon Balibago, Gawin ng Tama. Sa pangunguna ng ating leading man ng Aksyon Balibago, na wala pong iba kung hindi si Barangay Chairman Tony Mamak. At syempre, sa bahagi po ng technical, agapay natin lagi araw-araw si DJ Chow. At ako naman po, ang inyong ibang lingkod, ang tanging kasalanan po ay ipinanganak na mahirap. At siyempre, sa ating palatuntunang ugnayang pambarangay at pulisya, at kasama natin ang ating mga panauhin ngayon sa pangunguna ni Police Lieutenant Edgar Abilon, kasama po si Police Corporal Joanne Pagyo. Oh, may guard pa sa gitna yun, alam ko eh, ano ha? Unahin natin pabatiin si Police Lieutenant Edgar Abilon. Sir Edgar, magandang umaga po. Hello, hello. Hello, good morning yan, po. Meron po yan, meron yan. Yan. Yes, Kagari, gusto kong ano, in behalf of our city director, Colonel Romel Batangan, ang aming station commander, Major Christopher Lalik, sa lahat ng kapulisan ng Angeles, kami po ay bumabati ng magandang araw sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng inyong programa. Aksyon Balibago, Gawin ng Tama. Yeah, alright. Anyway, sa ating kaliwa naman, wala pong iba kung hindi si Police Corporal Joanne Girl Pagyo. Ma'am Pagyo, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Gary. At saka po lahat po na nakikinig po sa Aksyon Balibago, Gawin ng Tama. Magandang umaga po. Alright. Alam natin itong ating palatuntunan, gusto nating ibahagi yung ating mga naging accomplishment for the past week at itong kasalukuyang linggo na ito, at ang inyong mga activity sa PNP bilang Police Community Relation Month, kung di ako dinadaya ng aking memorya, no ha? At sa lahat po ng mga nanonood na nais pong magpahatid ng kanilang mga sumbong o reklamo, yung inyong mga concern, dahil napakarami pong barangay na sinasakop, kung hindi ako nagkakamali rin, itong Police Station 3. At ngayon, kung sinasabi nga po na wala masyadong mga nangyaring untoward incident o yung mga petty-petty crimes lang, medyo magandang pakinggan po ito, no? Kaya lang, medyo nakakalungkot lang isipin noong nakaraang linggo, kasi lumabas sa aming pahayagan sa Filipino Star, ano ha? Makikibalita rin tayo sa kanila kung ano ba yung nangyayaring ongoing investigation hinggil sa di umano, ano ha? I should say di umano, dito sa sinasabing nawawalang PIDEA agent na nakatalaga dito po sa lungsod ng Angeles. Anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa ganap na anim na sandali bago sumapit ang ikawalo ng umaga. Sir Abilon, ano po ang inyong po pwedeng ibahagi sa ating mga viewers ngayong araw po ng Friday, sir? With regards po dyan sa allegedly na missing person na si na ahente po ng PIDEA sa pangalan ni Merton Faceway,
Leslie, siya po daw ay in our in our office, siya ay missing person. Mm-hmm. Dumating ang kanyang asawa, may marami siyang kasama, yung mga tumutulong sa kanya sa, alam mo naman, sa Highland, yan, may mga ano sila, no? Yung pagka may mga pangyayaring ganyan, sila ay nagtulong-tulong, mm-hmm. no? Nagtulong-tulongan yan, no? Sa kanilang culture. Sinasabi po nga po na itong si Merton na Faceway ay nawawala. Hindi naman namin masabi, may nagsabi na siya ay inabdak at hinuli. Wala po yon, negative. No po. Kasi wala tayong makitang lead na siya ay inabdak o hinuli. Kung siya po ay huliin man, may lead na ako, dapat meron na sa mga oras na ito, no? Oho, kasi nung nag-report yung kanyang asawa mismo sa aming tanggapan, kami po ay gumawa ng anunsyo o yung flash alarm. Yes. Nandun yung kanyang litrato, ipina-flash alarm natin siya sa lahat ng unit ng Angeles City o mm-hmm. pati pa sa ibang Karatig Police Station. Nang sa ganun, mapalawak natin ang informasyon sa paghahanap sa kanya. Mm-hmm. No. Pero linawin po namin na ang taong ito ngayon, ang status niya ay still missing. Still missing. Hindi natin alam kung may krimina nangyari o wala. Mm-hmm. Ano po? Alright. Anyway, bago nating ipagpatuloy yung ating palatuntunan, ano, bibigyan ko lang ng konting background itong istorya na ito at sa pamamagitan ng aming Diaryong Pilipino Star ngayon, ano ho. Ito po ay lumabas sa Baguio City, ano ho, itong istorya na ito. At babasahin ko po sa inyo at siguro sinagot naman ni Police Lieutenant Edgar Abilon doon po sa mga nagtatanong. Ito po yung istorya, ha? Sandali lang, ha? Sige po. Sa ating oras-oras balita, sa ganap na tatlong sandali na lang ang nalalabi bago sumapit ang ikawalo ng umaga. Sinasabing isang ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency na sinasabi pong nakatalaga dito sa lungsod ng Angeles ang nawawala at pinangangambahan ng kanyang pamilya na nasa peligro ang buhay matapos umanong duutin ng mga di kilalang tao nitong nakalipas na Hunyo. Aksyon balibago, gawin ang tama. Dahil daw dito, umapila ng tulong si Miss Liza Caluza, ang common law wife ng nawawalang CPDEA agent Merton Pesway, 37 anyos, tubong Bontoca, Mount Province, na mahanap ang huli matapos umanong dukutin ng mga di kilalang kalalakihan. Aksyon balibago, gawin ang tama. Sa kanyang hilinga sa investigasyon sa PDEA Region 3, sinabi po ni Ms. Caluza na si Pesway ay inaresto at kinuha ng di kilalang mga lalaki noong Hunyo 25, 2021 matapos siyang umalis sa kanilang opisina sa Barangay Pulong Maragol, lungsod ng Angeles. Aksyon balibago, gawin ang tama. Lumalabas na naiwan mag-isa si Pesway sa kanilang tanggapan noong June 25 bago ang sinasabing pagdukot. Matapos na umalis lahat ang kanyang office mate papuntang PDEA Regional Office dito sa bahagi ng San Fernando para daw dumalo sa anniversary rides ng kanilang ahensya. Aksyon balibago, gawin ang tama. Samantalang itinanggi naman ng lahat ng police station sa lungsod ng Angeles at maging ang Mabalacat Police, Angeles City Drug Enforcement Unit at Pampanga Provincial Drug Enforcement Unit na hinuli o nasa kustudiya nila itong si Pesway. Aksyon balibago, gawin ang tama. Samantalang sa karagdagang pang balita, mga kaibigan, pasyalan natin ang bahagi ng San Leonardo, Nueva Ecija. Dalawang hinihinalang tulak ng droga ang nasa kote
sa 160,000 na halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana sa isang bypass operation sa Barangay Diversion, Kamakalawa. Inilala po ni Police Colonel Jaime Santos, Nueva Ecija Police Provincial Director, ang mga naarestong sina Gary Nagaño, 33 anyos, driver ng Barangay Bagong Silang Talavera, Nueva Ecija. Alex Binigno, 30 anyos ng Tuwaw, Cagayan, na kasalukuyang naninirahan sa Sayan City of Muñoz. Sinabi po ni Santos na ang operasyon laban sa dalawa ay isinagawa bandang alas 11 ng umaga ng mga elemento ng San Leonardo Municipal Police Station sa pakikipagkoordinasyon ng PIDEA o sa PIDEA at nasa 2.97 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang namangan o itong nakuha sa mga suspect na tinatayang aabot sa 160,000 pesos. Aksyon balibago, gawin ang tama. At yan po yung ating balita sa ating programang Aksyon Balibago, gawin ang tama. At balikan ho natin ang ating mga bisita sa Police Station 3. At siguro Sir Abilon, yun po yung ating news na nakuha doon sa ating dyaryong Pilipino Star at nasagot nyo na naman po yun. Anyway, baka may karagdagan pa ho kayo doon sa ating mga accomplishment naman. Kung pag-uusapan natin ng accomplishment, eh, Sir Abilon, go ahead. Kalukuyan po, ang aming nasasakupan ay medyo tahimik naman po, ano? Mm-hmm. Maliban lang dyan sa droga, yung droga po ay nandyan pa rin. Ngunit malaki ang reduction ng operation ng droga o pag nagkukuha na ng droga dyan sa aming lugar. Magmula nung na-neutralize na namin yung Changgian dyan sa sitio ay Pilipil. Ngayon, wala na ho tao doon. So, malaking ano po yun. Wala na silang pagkukuna na alam nilang market ng droga. Ano po? Ngayon, meron pa rin mga patago-tago. Manginang-ngilan, ano? Oo. So, yan naman, manalaman pa rin natin na yan sa mga operatiba namin. So, yan, sa nakaraang linggo, dalawa ang nahuli namin. Isa sa Palibutad at isa rin dito sa, ano, sa may barangay, saan ba? Sa Pulong Maragu, Kutod. Kutod, ano po? Sa, nahuli doon si yung dalawa, ano po, yung isa nga, buyer na taga Guagua. Naaktuhan sila, na-monitor kasi natin yung pusher na taga Kutod. Naaktuhan ng ating asset or yung mga informant na nagbilian niya. So, actual siya nabilian. May nakumpiskan droga. Sa value na estimatedly 2 point something, ang halaga nun ay 17,000. Ano po? Yung isa naman, nung sa Sapalibutad, nung isang linggo. Ano po? Ngayon, maliban dyan, kami ay abala sa month of July dahil itong 26th PNP PCR month. Ano po? Ang mga activity po natin dito katulad ng mga meron tayong temang tinatawag dito, ano po? Ang tema ng programang 'yan sa PCR month ay pulisya at mapamayanan, barangayanihan sa hamon ng pandemya at laban sa krimen. Ano po? So ibig sabihin niya na tayo mga pulis kasama ang mga stakeholders at mga residente, ano? Nagbabayanihan tayo. Yung pagbabayanihan namin ay tayo ay nag-reach out program. Meron kaming urban gardening tayo. We restore that project, ano po, na mag-garden tayo bawat tahanan. Kaya kami, meron kami sa istasyon yan, ano po. Nag-tree planting po tayo para bumalik ang
mabawasan ang init sana ng mundo. Ano po? Napaka-importante po sa mga panahon ngayon yan kasi yung iba, alam natin, medyo nagkakaedad na yung mga puno at tinamaan itong mga malalakas na hangin. Kaya yung iba, nagsitumba. And beside, meron din ho tayong kailangan natin talagang isakripisyo na alisin ang puno dahil doon sa mga road widening na nangyari. Ano po ba? Ay, correct po kayo, Kagari. Ano po? At isa pa dyan, yung aming pinipilit namin na mapadalas yung Barangay Nihan. Ito po yung programa natin na tayo ay mag-produce ng relief goods or pantry food para mapahagi natin sa mga nangangailangan talaga ng kalinga ng pag correct po kayo, sabihin natin na kalinga, no? Dahil marami talaga kulang sa pagkain dahil nga kulang pa tayo sa trabaho. Ayos na buhay pang makuha dahil yung habang buhay sa epekto ng pandemya na ito. Ayan, kaya kami po salamat din kami sa mga sponsor na hindi rin nagsasawa na naglapag ng kanilang share na pagkain na at least sa may pamigay natin sa ating mga nasasakupan, no po? Yes. At yan, nandyan pa rin yung Limbensakay, yung mga nasa malalayong lugar na mahirap ang transportation. Sinubukan natin ng ilibreng sakayan para naman na hindi ganong mapagod, no? Kasi maraming naglalakad ngayon. Actually, dumadami na rin po ang bisikleta, no? Na dumagdag sa trapiko natin. Kaya lang may consequence yung pagbabike, pag minsan sila ay naiipit. Naiipit, nauulan na. Naiipit at nadidiskrasya. Yes, uh-huh. No. Dahil bilang respeto naman sa ating mga motorista, lalo na yung mga apat ang gulong ang gamit, bigyan nyo naman ng konsiderasyon, lalo na pagka minsan kasi may mga pagkakataon, nabubwisit yung ibang mga driver, talagang ginigit-git pa yung mga two-wheeler lang. Sana naman po, respetuhan po tayo at konting bigayan. Nang sa ganun, ay mawala po yung posibleng magkaroon ng malagim na insidente o aksidente. At syempre, magkakaroon pa tayo ng medyo kumbaga sakuan, magkakaroon tayo ng ginawa nating kabutihan sa ating kapwa na mabigyan natin ng tamang daan yung ating mga motoristang dalawa lang ang gulong. Ano ho? Correct po yan, sir. Halos sa araw-araw may nangyayaring ganyan. Ano? Siguro, panawagan naman sa mga motorista at bikers na lumugar din sila sa daan. Paano sa ganun, hindi malagay sa alanganin ng kanilang paglalakbay, pauwi o papunta sa trabaho. Lalo na nagbisikleta, pag galing yan sa trabaho, medyo pagod na po yan. Ayaw. Ano po? Pero, gumawa sila ng paraan upang maitaguyod ang kanilang kabuhayan. So, I commend them. Ano po? Kaya sa checkpoint, sa daan, binibigyan natin sila ng advices. No? Yes. Uh-huh. Na, yun bang ano, kailangan maingat din sila. No? Mm-hmm. Ayon sa standard ng traffic. Ano po? Mm-hmm. Isa pa dito, meron tayong tinatawag na tuloy-tuloy pa rin yung InfoCare o Infodemic. Yung information dissemination about pandemic. Ano po? Yung care, what is care? This is coronavirus awareness response and empowerment. Kaya makita niyo po sa aming meron kaming nurse na nagli-lecture, no? Tuwing merong mga gatherings na activity, hindi gatherings na na kasayahan. it's a public affair 'yon na katulad nung namigay tayo ng pantry, sinamantala natin na nandoon sila. Kung makita nyo, pinagdasal. Nagdasal muna tayo. Pinagdasal natin kasi that is the opportunity na yung mga tao
maibalik natin yung kanilang reminder. Yung tiwala din sa ating ang mga nanunungkulan at sa ating kapulisan, napaka-importante po kasi yung, yan eh. Yung prayer po kasi, pag walang nagli-lead dyan, walang ano, kung tayo-tayo lang, sabihin mo, nagdasal ka. Mm-hmm. Sila, busy sila sa kanilang tahanan, nagbabantay ng bata, paano, minsan hindi nakapagdasal. Kaya, we take opportunity kung saan mayroong mga public gathering, yung may mga ano, may mga transaction mo sa barangay, barangay visitation namin, nagkakaroon tayo ng ano, nag-introduce tayo ng prayer, ano? Parang sa ganun, madagdagan natin ng ano yung mga protocols ng gobyerno. Mm-hmm. Iba yung ano, yung divine power, di ba? Correct. Kasi ako natandaan ko nung ako ay bata pa noon, merong naglalakad na mga tinatawag na katikista. Mm-hmm. Katikista, ano po? Sila ay nagbahay-bahay, nagpapaliwanag o nagle-lecture ng Bible. Mm-hmm. Alam mo, Sir Abilon, ano, nakakalungkot na isipin na Ma'am Pagyo, no? Nung kapanahonan natin, kasi nung araw, kasi pag dumating yung alas 6 ng gabi, yung disiplina namin mga kabataan noon, kung ikukumpara namin yun, medyo malayo. Correct po yun. Nung araw kasi, pagka dumating kami sa puntong naglalaro sa labas, alas 6 na ng hapon, at may napadaan na mga matatanda, eh lahat kami mga kabataan noon, nagbe-bless kami, nagmamano, at bumabati kami ng magandang gabi. Pero ngayon, 7 years old, grabe! Ang tindi magmura, talagang sa kaibutran ng aking buto ay talagang tumatagos. Pag narinig ko, yung mga kabataan nakakalungkot isipin kung paano pinalalaki ng kanilang mga magulang yung ganitong klaseng bata na sana naman yung kultura ano, na turuan nating matakot yung mga kabataan sa Panginoon. Kung iisipin po natin, may mga pagkakataon na gahol na tayo sa trabaho, no? Minsan nakakalimutan nating yung mga hubugin, yung mga kabataan na naloloko kung ano-ano man yung pinaggagawa, nagti-TikTok, kung ano-ano mga laro, ano ha? Nawala na nga yung laro natin nung araw, mami. Yung taguan preso, taguan pong, at saka yung mga luksumbaka na yan. At naging tamad na yung mga yung siyato. Ha? And yung mga bata ngayon, nag-google na sa mga gadget, ano ha? So sana, sa pamamagitan nito, baka po pwede ninyong isama sa inyong activities na magkaroon kayo ng konting palaro sa mga bata bilang ehersisyo, ibalik natin yung kulturan. Kung meron pwesto dun sa isang barangay o yung mananalo may premyong sorbetes o cornic man lang. Parang sa ganun, malibang yung mga kabataan ngayon dahil alam natin, epekto nga ng pandemya, dumadating dun sa stress din yung mga bata, ikinulong hindi natin palalabasin sa bahay. So ngayon, may mga pagkakataon naman po pwedeng magkaroon ng ehersisyo. Baka, sir, ang rekomendasyon ko, isama ninyo sa inyong aktibidad, napakarami mga batang kung ano-ano lang ang pinaggagawa, na baka magkaroon kayo ng konting sponsor na mayroong mananalo dun sa siyato. Yung mga laro-laro ang patintero. Wala na ako nakikita ngayon nun eh. Meron po ba kayo, sir? Wala na nga po eh. Minsan isama ninyo sa activities. Minsan may mga nakita ko yung barangay na pag ano ba, piyesta lang. Nire-revive nila yung mga traditional talaga natin. Traditional, yung mga yung paluset mo. No? Yung nilalagay yung piso dito, ninong pinagano ka. Alam mo kagari kung ang panahon ng pag-ugali ng Pilipino dati, ay hindi nagbago sa panahon ngayon ng pandemic. Ay, laki. Maraming ano, ma-minimize ang ano, transmission of virus. Tama. No? Kasi noong unang panahon, na alas 6 pa lang sabihin ng lola. Sa bahay na tayo. Oo. Pasok ka na. Nakakita kami ng patpat ng bayabas, tumatakbo na ako sa bahay. Oo. Talagang may obligasyon kami. Pagka pumito na yung lola ko, nabubuhay pa yung aking lola Bebang noon. Nanonood yung aking chain, si Ate Ebagan sa Batangas. Pumisweet lang, pasat yung pito lang. Eh, talagang alam na namin, uuwi na kami. Pero ngayon, yung mga kabataan, na 10 oras na ng gabi, nasa lansangan pa, Sir Abilon. Oo nga po eh. Pag minsan, hindi umuwi. Yun, hindi pa nauwi. At yun, napabarkada na. Pero ang nakakalungkot dito, base sa aming nakuhang talaan,
yung maagang pagbubuntis. Isipin mo, 10 years old, 11 years old, 12 years old, nabubuntis na. Yun ang nakakalungkot, Ma'am Pagyo. Meron po ba? Siguro mamaya ako ipapakita. Bilang siya ang investigador ng Women's Children's Protection De San Juan. Okay, bilang kayo po ang nakatalaga sa pangangalaga sa mga naabusong kababaihan, kabataan, Ma'am Pagyo, isang napakalaking karangalan at kayo po ay nandito sa ating palatuntunan ngayon. Ma'am, kagaya ng aking sinabi, meron po ba kayong tala na maagang nabuntis dahil nga dito sa sinasabi nating sinisisi ko kapapayaan ng magulang yan? Bakit nagkaganon yung anak niya, nabuntis sa maaga? Di po ba ka? O ma'am, meron kayong ganitong istorya? Sir Gary, sa amin naman kasi dito sa police station 3, lahat naman nasasakupan namin is wala pa naman kaming story na ganyan. Pero syempre yung mga ibang lugar. Ibang lugar siguro meron, yes, pero dito sa station 3 nga is medyo masasabi nga namin na medyo peaceful pa rin naman siya kasi katuwang naman namin yung mga barangay para ma-prevent natin yung mga ibang crimes na kahit nasabihin nila na petty crimes lang. Pero yung sa pagdating naman kasi sa mga pang babae, actually hindi naman siguro petty crimes yung sa babae, pasintabi na lang kasi nga alam naman namin na masasabi namin na medyo mas may karapatan yung babae in terms of sa law natin. Ngayon, alam naman namin is umaalma yung mga ibang lalaki kasi nga is bakit ganito, bakit ganyan. Law yan. Bakit wala kaming protection? Sila meron. Yes po. Wala kaming pagre-reklamuhan. Diba? Yun din ang madalas kong sinasabi kasi pag nasa police station sila na pasensya na kasi mas sa law natin may mas maraming protection ng babae kumpara sa lalaki. Siyempre may mga pagkakataon talagang di naman maiiwasan na nagkakaroon ng sakitan. Ayun nga po. Pero sa amin ngayon is dahil nung nag-conference nga kami, pinapaalala lang po ng city director namin, kahit naman po ang COP po namin, si Major Lalik, is wag silang magatubili na magsumbong o lumapit sa police station kung hindi man nila magawa sa barangay, is nandiyan naman ang police station 3 para tumulong sa kanila kahit nalam namin na yung iba kasi nahihiya na pumunta sa station o kaya magsumbong. Baka nabulungan na naman ni Mister ng medyo mahihinga ng konti yung tenga, ilumalambot na naman. Ano ha? O kasi ma'am, bilang real talk naman tayo, ano ha? Base sa inyong karanasan, ano ba yung common na pinagtatalunan ng mga mag-asawa at bakit umaabot sa kapulisan o sa barangay yung ganitong klase ng kaso? Mostly, sa pera. Pera. Naitaya sa online sabong o sa mga pagkakata yung pambayad ng kuryente. Yun lang. Mostly, yun dun sila nagkakatalo. Pwede naman. Alam mo, may mga pagkakataon na hindi naman maiwasan nga yung magdiversyon tayo, ano ha? Pero kung maaapektuhan na yung ating pamilya, yung kabuhayan ng ating pamilya, isipin mo pambayad ng tubig, ilaw, isusugal mo. Malaking problema talaga 'yon. Kasi napakahirap ng kumuha kumayod ngayon tapos mangyayari magbabaka sakali pa tayo na patalo mo yung pambayad sa kuryente kulang-kulang 1,000 susubukan mo pang ipatalo uli yung sa pambayad sa tubig kasi nagpakasakali ka, baka swerte yung pambayad ng tubig. Anyway, ma'am, sige po, go ahead. Apo, bali po yun po is sinihikayat po namin, alam po namin is minsan is nahihiya po sila na magsumbong, lalo na po pag dating po sa mga rape case, ganun. Yan, yung sa mga bata. Kasi sa amin, ang madalas is sa mga yung 9 to 6 to yung sa mga mag-asawa lang. Pero hinihikayat pa rin namin yung mga iba na kung naabuso man sila,
Pwede naman sila kung hindi nila kaya sa barangay. Nandiyan naman kami, ang police station trip po. Handa para tumagapay, yes, sa lahat po ng mga hihingi ng tulong. Mag-entertain po ng mga, kahit natanong lang or ano, para maliwanagan lang po sila kung sa mga karapatan po nila. Yes. Anyway, siguro sa mga karagdagan pang mga activities, Ma'am Pagyo, Sir Abilon, ano, yung binanggit ko kanina, sana hindi lang sa police station 3 mangyari, bunsod, buong station ng Angeles, isama ninyo yung aking binabanggit na laro natin nung araw, na ibalik natin yung kulturang mga laro nung araw. Nang sa ganun, yung mga kabataan, mabawasan sila ng stress. Kung meron din lang naman mga pwesto na pwede tayong magkaroon ng konting ilang oras lang naman yun. Yung syato-syato na yan, at saka yung mga taguan-taguan nila, kung paano man yung mga patintero-patintero nung araw, magkaroon ng konting premyo. Palagay ko, aabangan na kayo. Dati kasi pag nakakita yung mga bata, ngayon, ano ha? Pag nakakita ng mga pulis ang kabataan ngayon, nagtatakbuhan, palagay ko, kung gagawin nyo yan, hahanapin kayo, abangan na kayo ngayon yan. Ano ha? So, alam natin kasi yung ibang mga magulang, ala, ayan na yung pulis, huhulihin ka. Mali kasi yung sistema. Pinananakot si Sir Abilon lagi pagka dumadating, kasama ako sa mobile nito, nagtatakbuhan yung mga bata. Ngayon, ano masasabi mo doon, Sir? Ngayon po kasi, dahil nga sa protocol na umiiral, so alam ng mga bata, pagka may dumarating na pulis, sila ay magtatakbuhan sa loob. Mm-hmm. Ano? Ngayon, siyempre tayo, i-address natin yan, yung kanilang mga magulang. Na huwag naman, pabayaan yung protocol. Mm-hmm. Kaya nga, yung tawag dito sa ating empowerment, sila ay bibigyan natin ng kapangyarihan o abilidad na sila sa mismong kanilang tahanan, sila naman ay maging katulad natin na mai-implement yung protocol. Mm-hmm. Para sa ganun, kasi sila ang may control ng mga bata eh. Mm-hmm. Kami, hindi naman natin maano, alam mo naman, may batas sa bata, yes, hindi naman basta-basta yan mamura o ano. Yeah. Di ba? Okay, sir. Balikan ko si Police Corporal Fagio, no? Ma'am, sa sitwasyon na inabuso, paano natin ma-justify na yung reklamo ni Mrs. ay kapani-paniwala? Ano ha? Kasi may mga pagkakataon na I should say di umano na sinabing tinangkang saksakin, nilusob sa nilusob dun sa isang pwesto dahil naaburido si Mr. dahil na nagkaroon ng pagtatalo sa pera. Paano natin masasabi yung reklamo, dalin kagad sa kapulisan? Tama po bang dalin kagad doon? O dalin muna sa usaping pambarangay? Paano po ba yung sitwasyon? Kasi minsan, base sa karanasan, pag reklamo doon sa pulis, pinababalik ko, akala ayaw lang asikasuhin ng pulisya yung kaso kung bakit itinuturo pa uli doon sa barangay. Ano po ba yung talagang tama doon? Kailangan ba pumunta muna si Mrs. na duguan? O paano po ba yung sitwasyon? Hindi po. Bali, kasi ang protocol naman po kasi dyan, bago po kasi dapat siya makarating sa amin, pang barangay muna po sila. Kasi kaya nga po nandyan yung barangay at may vouchy din po ang barangay. Yes, para po kasi una silang ipag-set, pag-uusapin doon. Ngayon, kung hindi talaga kaya or kung malala na talaga, doon po i-refer ng barangay yon sa police station. Mm-hmm. Siyempre, hindi naman po natin pwedeng ialis yung ano ng barangay, kaya nga meron silang vouchy doon. Ayun, Okay. Anyway, minsan kasi may mga pagkakataon hindi talaga maiiwasan kung bakit to dumidiretso yung iba sa police, na ang nangyayari kasi parang kilala yung mga taga-barangay na parang mababaliwala lang yung kaso. May mga ganong sitwasyon kasi na akala nila hindi naman aasikasuhin. So, mali po yun. So, kailangan muna natin, dumaan muna tayo sa tamang proseso kung magsasampa tayo ng talagang kaso. Ano ha? Daan tayo sa barangay, may mediation process po yan na kailangan aregluhin muna doon sa katarungang pambarangay. At kung hindi talaga maaayos yan, doon palang bibigyan ng certificate to file action para
Sampahan ng kaukulang kaso si Mister. Yes po. Yun, ang tama. Anyway. Eh, ganun po yun. Pag minsan po kasi, meron talagang mga asawa or common wife or girlfriend na distress. Ano? Hindi na niya makuhang... Matiis. Pupunta pa sa barangay. Gusto niya, hulihin niyo. Ang talo yan. Papatalo ng Tommy Chan. So, ganun din, action na natin. Ano, i-assist muna natin siya. Tingnan natin. Kung ang complainant kasi sa Bausi, halimbawa, dumaretso siya sa police, hindi naman siya battered talaga, no? Uh-huh. Yung wala namang mancha o ano, o konting pasa. Siyempre, in relation mga yan, nagmamahalan yan. Mm-hmm. So, kung hanggat maaari, masisettle yan. But anyway, kahit sa amin naman, pagdating sa amin, pag naikulong mo yung, dahil gusto niya ipakukulong, ay kinabukasan na atras. Yun na nga eh. Oo. Pag minsan, natutuloy naman. Patawarin mo na. Umiyak lang yung mga ka. Bibigyan na lagi ng pera. Pag minsan naman po, may ano talaga, may isasampa talaga ni nila ng WCPD. Biro-biro, mama. Alam natin, kapag ka ito ay umabot sa korte, maaari ka makulong ng anim na buwan hanggang 20 taon ba? Tama ba ako ron? Opo. Kung makapapatunayan na ikaw ay lumabag doon sa Republic Act 9262. Ma, tama yes, po ba ako ron? Tama po yun. So, hindi biro. Nagbibiroan lang kami rito. Pero, ito po, kung magmamaterialize po yung kaso sa aking mga kabarong kalalakihan, kung pagbubuhatan ninyo ng kamay ang inyong girlfriend o misis, may kalalagyan ho kayo. Kapag yan po ay napatunayan na kayo po ay nag-ambuso sa ating mga kababaihan, lalo na yung pagpito lang. Yeah. Tititigan mo lang ng meron na tayong bago. May pagnanasa, ano ha? Minsan kasi naman, kasalanan din naman ng ibang kababaihan. Oh, nga po. Nakalawit na ho yung kaluluwa. Kami naman ng mga kalalakihan, minsan hindi ho namin maiwasan na hindi ho, nakadukwang na Hindi ka pa ba, minsan inaanyayahan ka talagang tignan, yung pala pwede ka makasuhan doon. Yes po, meron po. Yan na po yung bagong ano natin halimbawa, ngayon. Halimbawa, kagaya dito, halimbawa napadaan ako, talagang natulala pa ako. Pwede mo pala akong kasuhan ng gano'n? Yes, meron na po. Yung anti-bastos law po natin. Dati ho, bilang pulis ka, pwede mong sabayin Hoy, malaswaya ang suot mo. Oo. Magpalit ka. Yung magsimba, magsuot ng tamang bihis. Ngayon, medyo alanganin ka. Kahit na bastos na nga. Oo nga. Ibig sabihin, hindi naman bastos. Ibig sabihin, parang nasa beach sila. Yun nga. Minsan, yun na nga ho yung nagiging diferensya. Pagsabayin mo. Paano mo masisisi yung kalalakihan na hindi tumingin doon na anong maglagay naman ako ng tapaong parang kabayo? Pagka ganun, yung mga kalalakihan, tingnan nyo lang ninyo, wag na kayong mag-comment. Hindi nga, ang ibig ko sabihin, mata na lang. Talagang yung mga kalalakihan, lalo na ho yung mga standby, minsan may mga magagandang kabataan dyan. Talagang makikita mo. Hindi mo may iwasan na meron hong pilyo, akala, biro lang, pero yun pala ay pwedeng mahumantong sa kaso. Apo. Anti-bastos. Yun, no, nakakatakot. So, sana, ingat kayong mga tambay-tambay diyan. Ingat kayo. At kayo ay may kalalagyan kung oras na may alam sa pagsasampa ng kaso yung inyong babastusin. May problema tayo ron. Sana naman yung mga babae. Ayos nyo din yung man. Dugtungan nila yung kanilang suot. Budugtungan nila yung shot. Mga pagkakataon na talagang iba na kasi yung panahon ngayon sa abi. Tayo ngayon, medyo yung old passion nawala na sa atin yun dumadating tayo dun sa punto na kailangan nating magpa-sexy talaga para minsan kasi kahit mukhang tapao ay mukhang hindi natin masabi makita lang na yung hubog ng kanyang katawan ma-display na akala niya, pagka tinititigan siya, gandang-ganda na siya, hindi niya alam, nababastos na pala. Siya nga pala, Kangari, introduce ko yung aming PCR PNCO, si Corporal Susheyn. Yeah. Siya ang napakasipag at napakapagod na
manggagawa ng aming istasyon, mm-hmm. no? Dahil siya ay PR. Mm-hmm. PR. So, napakadami ang kanyang ano. So, kung maaari, pasalitain natin ito ng... Sige, tanggalin mo muna yung camera sa akin. Yan. I-adjust mo na lang. Alright. Anyway, yan. Yan po si... Morning ma'am. Po. Yan. May mic ba dyan? Meron ano? Yes, ma'am. Sige, go ahead. Good morning po. Good morning po sa lahat na nakikinig. Yan, nanonood at nakikinig sa atin sa ating programang Aksyon Balibago, Gawin ng Tama. Ma'am, nung nakaraan kayo yung guest namin, di po ba? Opo, sir. So, siguro, sa susunod na mga pag-guest ninyo, pwede ba nating pag-usapan, Sir Abilon? Alam natin, ang kwerpo ng kapulisan sa lungsod ng Angeles ay walang sawa o walang tigil sa paglaban sa ipinagbabawal na droga. Baka next session natin, isama ho ninyo yung ano ba yung nagiging masama talagang epekto kung ikaw ay malulunong sa ipinagbabawal na droga. Siguro isama natin doon yung mga mukha ng mga celebrities na mga in the past na naging pangit. Ha? Ito pa, ibig sabihin, idagdag natin yung paglusaw sa utak na kung bakit nga dumadating tayo doon sa punto na meron ho mga napapraning. Ha? Siguro, Sir Abilon, isama natin to sa susunod na pagdating ninyo, ihanda ninyo yung inyong mga picture actually, at yung inyong mga napagbago na. Alam ko, merong mga lumapit sa inyo na talagang lulong sa ipinagbabawal na gamot na ngayon ay iba na yung kanilang buhay. Simula nang dumulog sa police station 3, sir. Correct po kayo. Actually po, meron kami niyan materials na ginagamit namin yan lecture ngayon sa pang-lecture sa mga estudyante online. Mm-hmm. No, nag-lecture kami. Dahil programa po yan ng PCR. Nakikita niya yan. No? Ngayon, okay. Pagka may, halimbawa, mostly sa high school, kasi nandun yung ano ng kung kabuksuan ng mga kabataan nung high school ka. Mm-hmm. Itong mga elementary, although sa elementary may mga nahulihan na ng mga mga marijuana, nagmamarijuana. Yeah, ano po? So, siguro next session natin, bigyan natin ng daan ito at lang na sa ganun ay lalo nating maibigay yung tamang impormasyon sa mga nagpaplano pang gumamit ng ipinagbabawal na droga at sana yung mga iba pang mapapanood yung ating programa kung makikita yung masamang epekto ay mapagbago ho natin sa pamamagitan ng ating palatuntunang Aksyon Balibago, Gawin ng Tama. Sir Abilon, final message sa ating mga nanonood at nakikinig. Kami po ay nagpapasalamat na kami ay nabigyan dito ng oras ano sa programang Aksyon Balibago, Gawin ng Tama. Kami naman ay manggagawa ng tama. Ano po? Sa gobyerno. At we committed talaga sa mga Angeleños bilang pulis. Kami ay ginaganap namin ang aming tungkulin para mapangalagaan ang kanilang seguridad at hindi mapapariwara. Kaya tayo nanghuhuli ng mga medyo pasaway para hindi yan kumalat sa komunidad natin. Yeah. Ano anyway, po? maraming salamat sa inyong binigay na oras, Sir Police Lieutenant Edgar Abilon, Ma'am Police Corporal Joanne Pagyo, ma'am, yes, final po. Message sa ating mga nanonood ngayon. Bali po kami, paulit-ulit pong sinasabi na huwag lang po mag-atubili na lumapit sa Police Station 3 para po sa ikakaliwanag kung meron naman po kayong itanong tungkol sa pang-aabuso, nandyan lang po ang Station 3 para tumulong po sa inyo. Alright. Maraming salamat po sa inyong tatlo. At sana po ay next week ay magkita-kita rin tayo muli sa ganitong oras at studio pa rin. Ano? Mabuhay sige po tayo lahat. Salamat po, Sir Gary. Alright po. Thank you po. Maraming salamat po kay Kapitan Tony Mamak. Maraming salamat, sir. Thank you po. Anyway, bago po tayo magpaalam mga kaibigan, babasahin ko lang yung mga nag-comment sa ating programa, ano ha? Sabi ni Mr. Ronnie Bermudo, good morning Sir Cap, Tony Mamak at kagwapo at sa bumubuo
ng Aksyon Balibago gawin ng tama. At kay Mr. John Domes, Kape Kana Boss Gary, sabi niya. Kay Jenny Cabrera, morning po ka Gary, at kay Cap Tony Mamak at sa mga kagawad ng Balibago, God bless and keep and safe always. Sa aking tiyahin, good morning Cap Mamak, God bless us all. O, sabi niya, keep safe to all. Happy weekend. Galing yang pagbati na yan sa aking tiyahin na si Eva Gan, ano ha? Kay Miss Let De Leon, good morning po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aming butihing barangay Kapitan Tony Mamak at sa aming mga masisipag na barangay kagawad. God bless sa ating lahat. At bago ko magpaalam, ano ha, ay sisingit ko lang, sa darating na Sunday, araw po ng kapanganakan ng ating barangay chairman Tony Mamak. Happy birthday, Kapitan Tony Mamak, ano ha? Anyway, bago ko magtapos, try nga nating subukan kung makukontak natin si Kapitan Ray Gueco ng barangay Balibago. Hihingi lang tayo ng update kasi, ha? Ano ba sinabi ko? Balibago. O, Kapitan Ray Jumong Gueco ng barangay Malabanas. Thank you, DJ Chow. Minsan kasi pagka bumabata ka, nakakalimutan mo na yung sinasabi mo. Subscriber cannot be reached. Ah, hindi ma-reach si Kapitan. Hindi natin matawagan. Ano ha? Ulitin natin. Busy yung kanyang cellphone. The subscriber cannot be reached. Wala. Please try again later. Alright. Anyway, alam natin, last Wednesday ay nagbalik na ho bilang barangay chairman ng barangay Malabanas si Kapitan Ray Gueco. Ano ha? At naway sa mga susunod na araw ay makapanayam natin sila at yung ibang barangay din na sana ay maging kabahagi namin kayo sa pang-araw-araw na makatotohan ng paglilingkod bayan. Kakamustahin namin ang inyong barangay para ho sa segment ng ugnayang pambarangay at pulisya ho natin, mga kaibigan. With that, mga kaibigan, magpapaalam na tayo. Nang sa ganun, makapagpahinga rin yung ating mikropono. At nang sa ganun, makapag-ready rin yung susunod na programa, yung issue, pag-usapan natin. Hindi pera, pag-usapan natin. Yung mga batikang broadcaster ang makakasama doon. Na si Kamed David at Fred Cortez. Si Jenny Cabrera, advance happy birthday Kapitan Tony Mamak. Ano ha? Kapitan Tony, happy birthday ha. At sa lahat po ng mga kumantabay sa ating programa, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang panonood at pakikinig. Next week po tayo magbabalik uli ha. At sa pangalan pa rin ng magbe-birthday na si Kapitan Tony Mamak ng Aksyon Balibago, gawin ang tama. Ako po si Gary Bernardo. Maraming salamat. Magandang umaga. Bye-bye. I love you all.